Yan, so welcome sa part 2 ng ating weekend charting. And again, still chinachart natin yung inyong mga stock request dito sa ating Facebook. Yan. Okay, and before we proceed, again, available na ulit ang ating advanced technical or fundamental trading course, no? So habang nagsisimula pa lang ang rally at habang nagsisimula pa lang ang bull market, so dapat makaposisyon kayo ng tama. Kasi pag nag-rally yan, hindi ka na makakabili sa baba. No, lahat yan nasa taas. Ang tanong, paano malalaman kung sino yung tamang stock? Okay? Yan ginagamit ang financial statement, ratio, and bottom picking. Okay? Mahalaga yung tatlong yan. Kasi baka mamaya, gaya nun, di ba? Kala mo, maganda, binili mo, tuktok pala. Nasa bottoming out pa lang, leader yung nakuha mo. Eh, kaso, sa fundamental, sa valuation, resistance pala yun. So, pwedeng bull market pero hawak mo tulog. Okay? So, dyan ginagamit yung financial statement ratio and bottom picking. Okay? Paano na naman natin na-identify? Gaya nung Wednesday, di ba sinabi natin na bull run na or it's possible na positive na yung sentiment at pwede nang mag-rally si market, no? Dyan naman kinukuha or dyan naman nagagamit yung index forecasting using economic data. Okay? So, dyan nagagamit yung mga yon. Kaya tayo sa TFT is lagi tayo nakakapulot sa ilalim, no? And lagi tayo nakabenta sa tuktok dahil do hindi lagi, madalas lang, pero may hint ka na nasa bottom yan at may hint ka rin na nasa tuktok yan, no? During the cycle using economics and index forecasting. Okay? And market theories, no? We have our own trading principle na parang recipe yan in trading, no? Ano yung titingnan, ano yung babantayan before you hit the buy trigger or the sell trigger. So, yan. Kompletong rekado yan para sa fundamentals, no? Hindi lang pure FA, may kasamang economics and market theories. And may play pang specific. So, yun. Enroll na. Ito ang link. Ito rin ang process. Okay. PM lang kapag mag-enroll kayo. No? So, maganda yan dahil nag-bottom out na. And alam nyo naman sa bull run, marami ring iniipit yung hindi alam ang ginagawa. So, invest muna sa sarili. Yung income, pabalik yan. No? Susunod yan. Okay, so tuloy tayo sa ating mga stock request. So, number one is Tel. Yun, kadugtong ng Globe. Tel, lagay natin dito yung Globe. Yan. So, lagay muna natin dito. Okay, so for Tel, nag-rally na rin pala to. Okay, so nag-double bottom na rito, tapos umakyat. Okay. At ngayon ay nasa support pa. No? Nag-test ng new support. At least, you know, na-break niyan itong part na to. At nag-create siya ngayon ng consolidation. Ayan. At pag naka-breakout yan dyan, eh, possible, no? Yun. MA200 ang kasunod na resistance. Yun, eto dito. Okay. So, yun muna ang technicals ni Tel. Pag lumampas yun dito, meron pang isa. Medyo ang daming resistance ni Tel. Okay. Sa FA or sa buyers niya, laki naman yung value. Pero red. Negative din. You know, so mukhang mas magaling si Globe, no? Kasi may catalyst kesa kay Tel. Ang maganda lang dito kay Tel, 7% tips. Pero ito naman, 6%. At least may catalyst. Ang upside niya is 33. So, laggard. Dito yung leader sa telco. Kaya, 24. PE is 27. Forward is 9. Historical is 19. So, undervalued pa rin. Okay. So far, okay naman lahat ang mga ratios niya. Flattish lang yung earnings parehas. Yan. So, yun. Kung type nyo si Tel. Pero mas may catalyst si Globe kaysa kay Tel. No. Yan. So, next natin is
ASIN. ASIN, na-chart na natin to kanina. Oo nga, na-chart na natin to kanina. So, dip na tayo dito kay Seb. Second liner na tayo. Yun. Seb. Cebu Pacific. Okay. So, nag-re-recover ang market. Pero ang economy is mas nauna nang mag-recover. That's why nagka-catch up play ang ating equities, no? I think positive sa SEB yung pagbagsak ng mga presyo ng langis, okay? Presyo ng oil. Plus, maganda ang record nila sa tourism kasi mas higher compared last year. So, may recovery na talaga. Sa ground, meron na. Pero sa chart ng tourism, wala pa. Pero we think na soon, no? Mahabol din to. Okay. Yun, nakapag-create na siya ng lower or higher low. Yun. At ngayon is nag-a-attempt na, no? Hopefully, matuloy itong attempt na to. Yan. Breakout na siya kahapon or nung Friday. May volume naman yung pagkaka-breakout. Pero let's see kung ma-sustain, no? Pag na-sustain niya, naakyat to above 50. Kaya para magka-momentum. So, dapat umakyat yan dyan. Okay, halos wala na rin yung issue about dun sa kanyang franchise and most likely hindi naman yun magpo-progress. So, just in case na tumuloy, ang mga harang dyan is andito. May resistance yan dyan. And itong taas na to, no? So, kung nasa, start natin to nung mga karaang linggo eh. So, dito dapat, you know, yun dapat ang entry nyo. At currently, yun, up na ng 3%. Kung papalo dito, at least 7%, no? That's for short term. For medium term, dito sa resistance na to, which is mga 15%, no? Pero check natin kung magkano ba talaga ang valuation ito. So, ang net forecast sa kanya is negative pero nag-provide siya ng good earnings. And by Q2, most likely positive din to. Dahil nga mababa yung oil plus mataas yung tourism visitors natin ngayon, yung mga tourist na dumating. Okay, medyo hindi pa siya ganun ka-profitable unlike before. Pero isa ito sa mga recovery, no? Recovery play. Ayan. Fair value is halo-halo, pero pag in-average natin, check natin yung average. 52. Almost 53 ang average. Walang dividends, pero may tatlong buy. Okay? 53. Check natin kung, let's say, abutin lang yung 53, no? So, from the current consolidation up to 53 pesos, ayan, 46% upside. Which is pwede kasi, ayun, no? Dito lang siya. Eh, umakyat nga yan ng 58 before. After nung nag-pandemic, umabot doon, no? And dating 100 pesos yan. Okay. So, if you are a believer ng SEB, then pwede. Diba? Okay, so yun lang. Pero technically, nasa downtrend. At makalaya muna yan. Dyan yung momentum player, dito pa yung papasok ko sa breakout nitong part na to. Mga 50 or 40. Yan. Pero kung bottom picking, pwede nga lang, hindi pa nagkakapitulate. Pero I don't think magkakapitulate pa to. Okay. Ang ano na, yun na yun. Seb, mga locals pa lang, no? Doon may ilan-ilang foreigner. Pero manipis pa yung mga volume niya. Well, ganun talaga second liner. Nauuna lagi ang blues. Okay, next is Bloom. Bloom, kulang. Ayan, so for Bloom, ito ay kapalit preferably as anticipated by the market ni MPI. But MPI has medyo matagal-tagal.
SA, check nga natin si MP. MPI, ang kanyang delisting is wala pang date. May meeting pa sila sa August 8 kung matutuloy. Magbobotohan pa sila kung matutuloy. Pero most likely tuloy yun. Okay, so okay, palit natin to kay Aizen. So kung matutuloy yan, 5.2 nga baga. Hindi ko na maalala. Ayan, 5.2 or 5.3. So, kunyari dito, so may upside ka pang 5% less commission. Pero pag nag-approve yan, hindi naman yan papalo ng 5.2. Baka yan ay mga 5.10. Ganun lang. Ayan. Dapat kasi merong at least maliit pa nga eh. Dapat mga 2. Yung mga ganyan. So, mga, baka mga 5 pesos lang. 5 to 5.5, no? Kung bibili ka ngayon at papatender, pwede naman 5%. Pero kung hindi mo antay yung tender at sa dito lang sa ASM, oh yun, mga 2% lang, no? Unless nakabili na kayo ng konti dito or dito, mas maganda kung dito. Okay. So, yun lang. MPI, wag nang FA yan kasi madidelist naman. So, balikan natin ngayon. Pag nadelist na yan, so, ang play is Bloom, no? Pero, dahil matagal pa at hindi pa sure, so, baka mag-consume muna si Bloom. Okay, pwede namang ituloy niya itong trendline na to. Yeah. Pwedeng nandiyan na siya sa level na yan. Pero matagal pa kasi hanggang August 8 pa to. At kung madilis man si, ano, si MPI, hindi naman 100% na siya na talaga. Okay, that's why may hesitation pa rin. Kasi what if hindi? What if hindi pala si Bloom at iba ang pumasok? Biglang naging nickel or CNPF? So who knows, di ba? Pero for now, siya yung medyo mataas yung probability. Okay? Ayan. So, I think magkoconsol lang muna yan. Kasi wala namang reason yan to push higher kasi ang kanyang fundamentals, ang kanyang fair value is 1450. Okay, check natin. 1450, ang average niya ay 13. Check natin dito. Oh, may konti pa palang upside based sa 13 yun. So, meron pa rin. May upside pa rin based sa fundamental. So, pwede sumabay sa sentiment. And, baka nga, dahil may catalyst parang globe. Pwede rin naman. Good earnings. So far, so good ang FA niya. Plus, may catalyst. Check natin dito. BKT, Salisbury. Kulang ng Y. Abacus Calesa, Mandarin. Cross lang, seller pa. BS. Negative 42. Okay, so, baka mag-consume muna. Baka mag-consume dito ng matagal-tagal. Since mahaba pa naman yan, bago dumating to, tapos doon. O kaya, bago mag-August 8, medyo umaakit-akit na pag ito. Okay, so far still good to. Abangan nyo lang sa mga ilalim yan. Pwede dyan, pwede rin dito. Pwede tranche 1, tranche 2. Ayan, ganun lang. No, may catalyst naman. Okay, Bloom. Next is Keepr. Keepr, second liner na consumer. Okay, since lumipad ang mga consumer, baka may chance na sumama, no? So, Ayan, so, ito, may guhit, may volume. So, yun gusto natin makita. Before, nakita na natin yan, no? May foreign buying, plus may volume, nag-rally. So, ngayon, may foreign volume, foreign buying, tapos may volume, nag-rally. Pero hindi kasing lakas nito, no? Ang tanong eh, kung tutuloy ba? Currently, nasa resistance ang
pinakamaganda niyan is mag yan. Mag-conso diyan bago umakyat. Okay, second liner, hindi naman sumusunod sa RSI yan. Pwedeng magwala yan. Pwedeng hindi pansinin si RSI. Okay. Uptrend ba? Medyo, you know, slight pataas. So, ito yung mid ng range niya. Pero since may uptrend channel, wala ka pa sa resistance. So, ito, horizontal lang. Na gusto i-break. Pag umakyat yan, ito yung sira na to eh. Ito yung, dati kasing yun na to eh. Nalimutan ko na yung pangalan ito dati. Pero hindi yan Keepr before. Yun. So, umakyat. Check natin ang buyers. 2 positive, 10 billion, 10 million, medyo maliit. May CLSA naman. So, okay pa rin, oh. Goods pa rin. So, mamili na lang kayo. Either you buy on breakout or you buy on pullback. No? Pero ako, mas preferred ko yung dito. Yan. Mas maganda yan. At, pwede dyan. Ayan. Kado mataas naman yan, no? Pero, pwede rin. Bakit hindi? Okay, so, yan muna for Keepr. And so, tuloy tayo sa ating charting Keepr. Last na, Meg, no? Meg. Okay, so, Meg Word. Again, if you want to join our Discord channel or Discord server, saka chat group, so, yan sa description, mayroon dyang join button tabi ng subscribe, no? Click lang yon tapos may video na magpa-pop up dyan. Okay, Meg. Okay. For Meg, downtrend na matagal na. After ma-remove sa rebalancing sa PSE. So, as we can see na weak lahat ng property sector or lahat ng property stocks. Pero, at least, nasa ilalim and malaki ang upside. No? So, wala pang momentum. Kung ang hanap nyo ay faster horse, so hindi property yon. Kung ang hanap nyo ay for medium to long, na hindi ka maiingit sa mga lumilipad, pwede naman ang property. Ito, ayan. Okay. Medyo uptrend na ng konti sa short term, you know. May channel na, no? Currently, nasa resistance ng channel. At itong part na to, 2.05 by resistance din, no? Tinail down din pala siya kahapon. Itong Friday, you know. Medyo bearish yung kanyang chart, yung candle formation. Pwede naman yan abangan around below 2 pesos para mas maganda. Okay, hindi yun naman siya umakit pa. Imagine nyo kung dito halimbawa kayo bumili. Ayun, 5% lang. Ito, 4% lang. So, medyo, ano pa. Maliit pa yung range niya. No? Pero once maka-breakout yun dyan, target na is itong itaas na to. Ayan. Which is, kung magmamaterialize is 20%. Okay? Wala pang momentum. Nasa accumulation phase pa. At nailalim pa. And for now, limited na yung possible downside dito. Technical wise, ayun, MACD is below pa rin, so sideways, and below 50 pa rin. Okay, so, wala pa. Tinel down, ang volume niya lang is, ang value niya lang is 28. Positive naman at foreign, pero wala pang buyer. Okay, wala pang tao masyado. So, yun nga, kung mahaba ang horizon nyo at deliver kayo ng property, which is mangyayari naman talaga. Medyo tease lang talaga. Pero mangyayari naman yon. Okay. So, fundamentals niyan, may 3% dips yan. So, pwede mong hawakan kasi may dips ka. Apat na buy. Target price niyan, fair value niyan is 350. So, kung
in the long run ay tamaan yung 350, which is pwede naman. So upside niyan is 76%, so worth ng risk. Okay, undervalued dahil ang PE niya is 4.1, historical niyan is 9, so blue chips pa siya dito. Okay, pwedeng hindi umabot dun. May goods din ang earnings, so 26 11 lang ang ina-expect. So recovery play, pwede yan, habaan nyo lang yung horizon, hindi pa sila ang in-play ngayon. Okay, at saka mauna kasi ang Blues bago second liner, pero pwede. For now, ang may momentum is nasa consumer. Okay, so yun lang, nonetheless is still good stock, kailangan lang ng nag-aantay lang ng fund flows para sa rotation. Okay, so yun lang for Meg and for part 2. Thank you for watching, and yun, feel free to share this video sa friends niyo para naman magkaroon din sila ng insight, no? At least may makuha sila sa ating analysis. So yun, thank you for watching, and kita-kits sa Wednesday live charting.